Gandang umaga po, Taint of the Shepherd Christian Church. Ako po nga pala si Kuya Carlito para po maghatid ng salita ng Panginoon ngayong umaga nito. Sa lahat po ng mga nanonood dyan, dalayan ko na kayo po ay mapagpala at maging kalakasan niyo ang salita ng Panginoon sa umaga nito. Bago po ako magsimula, tayo po muna ay manalangin. O dakila at makapangyarihan Diyos sa lahat. Nananatili kang tapat, Panginoon. Nananatili ka, Panginoon, Lord, na mabuti sa aming buhay. Kaya nga po patuloy kaming nagpapakumbaba at naninig, Lord, sa iyong harapan, Panginoon. Tapagpalaan mo, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na mahahayag, Panginoon, sa umagang ito. Nawa'y maging kalakasan, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord, at patuloy itong magdulot, Panginoong Lord God, ng kagalakan sa kanilang buhay sa lahat ng makakapanginig, Panginoon, ng mga salita mo. Idinadalain ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa, Panginoon, na maging maayos ang lahat, Panginoon, Lord. Nawa, Panginoon, na patuloy na mapagpalagi ang mga anak, Panginoon, Lord God, na makakarinig, Panginoon, ng mga salita mo. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinasasalamatan, Panginoon, sa kabutihan mo. Ito po nga ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay tungkol po doon at sa pinamagandang po pong how to develop a strong spirit. Paano nga ba natin ito palalakasin ng ating spirito? Ang sabi ng Proverbs 18 verse 14, the spirit of man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear? Na totoo naman pag sinasabi sa aklat ng Proverbs, na kapag strong ang spirit ng isang tao, nasusustain niya yung sabihin ng infirmity o yung kahinaan o yung illness. At kung wounded naman ang iyong espiritu, tatagal ka pa kaya sa bigat ng problema na dinadanas natin sa panahon ngayon. Kung pag-aaralan po natin ang sabi sa Genesis chapter 2, and the Lord God formed a man and dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living soul. Bago ligain ng Diyos ang tao, hiningahan niya ito, at yung kanyang hininga na tinatawag natin ang breath of life, at ang siyang bumuhay sa kanya, sa tao, at nabuhay nga itong tao. Ang ibig sabihin po sa Hebrew word ng breath is neshama, na tinatranslate sa ibig sabihin na espiritu. Wala pong binanggit sa Bible na no, na spirit, magkaroon ng ang espiritu ng tao kundi breath of life. Pero pag translate po ito, ang ibig po ito spirit. Kaya po nagkaroon ng term na spirit of man. Ang espiritu kaya ang mananampalataya simula ang tao na tayo na tumanggap sa Panginoon, di ba? Ang pagkaligha sa atin, meron na tayong espiritu. Kaya tayo nabuhay. At iba rin naman yung binanggap natin no, na espiritu na galing sa Panginoon nung tayo tumanggap sa Panginoon bilang ating pagsampalataya sa Diyos. Ang espiritu ng tao, ito yung nagko-connect o kumukontak sa Panginoon para po magkaroon ng isang connection ng tao sa Diyos. Kaya nga kapag mahina ang espiritu ng tao, ay nagkakaroon tayo ng isang problema sa ating pananampalataya. Sabi ng Proverbs 20 verse 27, the spirit of man is the candle of the Lord, searching out all the inward parts of the belly. Ang espiritu ng tao na galing sa Panginoon, siya daw yung nagiging candle
ng Diyos para po hanap o para hanapin. Ibig sabihin yung kalalim-laliman ng ating inner being. At para ito magbigay ng liwanag. Kaya pala nangyayari sa atin kapag kapag tayo po ay lumalalim pa sa salita ng Diyos, nararamdaman natin pati ang ating physical na katawan ay lumalago. Ibig sabihin, nararamdaman natin na strong ang ating physical na katawan. Kaya isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating matutunan na may develop natin yung ating espiritu. Napalakas po natin. Infirmity is mentioned throughout the Bible as a spiritual or a physical weakness or ailment. Kaya nga sinasabi doon, nasusustain daw ng ating katawan yung infirmity dahil sa strong yung ating espiritu. Kaya pala pag yung mataas yung ating espiritu natin, strong espiritu natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, walang nakikita sa ating weakness o karamdaman. Kung magkaroon man, wala pa rin nagbabago doon sa ating pananampalataya. Ang ibig sabihin ng infirmity na binabanggit sa Bible, ito daw ay isang physical weakness or ailment o isang infirmities of age, yung pagdating ng pagkatanda. Ito daw isang quality of state of being infirm or lack of strength. Talagang mahina talaga. Or moral weakness. Isa sa pinakakalungkot na nangyayari sa buhay natin o bilang mananampalataya na tayo ay nanghihina. Nanghihina sa ating espiritu. Nanghihina sa ating spiritual na buhay bilang paglilingkod sa Panginoon. At kasabay nito, nagkakaroon tayo ng problema maging din sa ating mga katawan. Nanghihina rin tayo. Naapektuhan. Naapektuhan yung ating sarili. Right. Ang sabi nga, Proverbs 18 verse 14, nasabi, strong spirit is what sustain us in any kinds of trouble. Kapag daw strong ang ating spirit, nagiging confident tayo. Nagiging established yung ating faith. Ready tayo sa lahat ng mga bagay. At pagdating sa mga pressure na nangyayarang sitwasyon sa buhay natin, hindi tayo basta-basta natitinag. Higit sa lahat, yung kapayapaan meron tayo. Meron tayong kagalakan na galing sa Panginoon. At hindi tayo, yun yung sasabi na, hindi tayo nag-quit. Diba? Kasi strong spirit natin, go tayo. Kahit nahihirapan tayo, go tayo. Pag strong ang spirit natin, yung makikita natin, diba? Kahit yung mga yung physical attack sa buhay natin, paano siya, hindi siya nagiging malaking epekto sa atin. Diba? At pag strong ang spirit natin, kahit mayroon tayong mga financial problem, kahit mayroon tayong relational difficulties sa mga mag-asawa, sa problema sa anak, sa magulang, yan, maging sa career natin, at sa iba pang mga gawa ng diablo sa buhay natin, ay nagiging matatag tayo. At sa kabila nito, may mga ganitong nangyayari, kahit na mga ganong sitwasyon nangyayari sa buhay natin, lalo pa tayong tumatatag dahil sa mga problema dumarating sa buhay. Kasi lalo pa tayo nagiging strong dahil alam natin kung anong mangyayari sa mga susunod. Diba? Lagi naman tayong pinapalalahanan ng Panginoon. Lagi tayong tinuturoan ng Diyos na kapag dumarating yung pagsubok sa buhay natin, siya yung magtuturo sa atin. Diba? Siya yung mag-guide sa atin para malampasan natin.
Walang mga trials dumarating sa buhay natin. Ano ba dapat gawin natin para malaman natin na talagang strong pa yung ating spirit? Una, dapat evaluate natin yung ating spiritual condition. Lagi natin titingnan yung ating spiritual condition. Okay pa ba ako? Okay pa ba yung spirito ko? Ano kaya kulang sa buhay ko? Okay pa ba yung aking kalusugan? Okay pa ba yung relation ko sa asawa ko? Okay pa ba yung finances ko? Hindi ba ako na... hindi ba bumababa? I-check natin. Ang isa sa mga nagiging indicator natin para ma-check natin yung ating spiritual condition eh, kung bakit nakikita natin yung bakit hindi tayo nagtatagumpay dun sa isang maliit na bagay. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng success o mapagtagumpayan yung isang maliit na bagay sa buhay natin, hindi natin malampasan. Nangangahulugan na nagiging weak yung ating spirit. O natatangay tayo ng mga gawain na hindi naman dapat para sa Kristiyan. Kaya isa dapat gawin natin, dapat i-evaluate natin ang ating sarili kung saan tayo mahina. Evaluate natin. Tingnan natin kung saan portion tayo mahina at doon tayo magpalakas. Diba? Kailangan natin magkaroon ng palatagin ang ating spiritual immune system upang lalo tayong maging matatag. Yung pag-evaluate sa ating spiritual condition, makikita natin to sa lahat ng mga mali na nagagawa natin sa buhay. Yung paulit-ulit na gawa ng kasalanan. Lalong-lalo na kung nakikita natin yung sarili natin na yung mga bagay na hindi na dapat mangyari sa buhay na nasabi natin, nasasabi pa rin natin, yung mga salita na hindi na dapat, di ba? Yung pag dapat tayo na naging halimbawa, especially yung mga natutunan natin na salita ng Diyos na ipinalala sa atin at patuloy pa rin natin hindi nasusunod. Doon natin na-evaluate na ating mga sarili. Pangalawa, dapat daw, what's your spiritual diet? Sabi ng Matthew 4 verse 4, man shall not live and be upheld and sustained by the bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namutawi sa kanyang bibig. Na nangangailangan ng tao dapat ay napupuno ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, pinipilit natin, na ginagusto natin talaga na kumain ng spiritual na pagkain, which is yung salita ng Panginoon. Kung mapapansin ninyo, pag yung sa kahit saan kumpanya, nagkakaroon tayo ng mga annual check-up. Tinitingnan natin kung okay tayo, yung okay yung sarili natin, ano ba dapat gawin, kung proper ba tayo, tama ba yung pagkain ng physical natin, di ba? Kung ano ba yung tama ba yung kalusugan natin, yung spiritual ba natin, malakas ba? Ang sabi nga, kung ano yung pagkain na yung kinakain, ay nagiging ganun ka. Ibig sabihin, kung ano yung tinetake mo araw-araw, ay yung nagpapalakas sa'yo. Diba? Ngayon, ang problema, yung mga ating pong mga kinakain, diba? Kung ang kinakain natin ay salita ng Diyos, para sa ating espiritu na nagpapalakas sa atin, ang mangyayari ito, magiging strong yung ating spirit. Pero kung ano po yung ipinipid natin sa sarili natin ngayon, which is yung salita ng Panginoon, which is yung
presence ni God na na-experience natin araw-araw, daily natin, prayer natin, in reading the Bible, diba? Nagiging strong yung ating faith. Nagiging strong yung ating spirit. Pero kapag yung ang ipinipid natin sa sarili natin, which is yung nangyayari sa panahon ngayon, social media, television, entertainment, lahat ng mga nangyayari, nagkakaroon tayo ng problema. Yung mga ganitong klaseng pagkain na ipinipid natin sa mga mata natin, ipinipid natin sa tainga natin, di ba? Nagkakaroon tayo ng spirit of fear. Nagkakaroon tayo ng spirit of doubt, anger. Sa mga napapanood natin, natatransfer sa atin, mga violence, mga pagpatay. Yun napapanood natin eh. Mga sigawan, laging galit, mga drama. Na-absorb natin at yun ay nagpapakain natin sa sarili natin. Yun yung napipid natin sa ating physical na katawan. Nagiging mahina yung ating espiritu. Mga foul language, di ba? Mas madali pa nilang makuha yung mga hindi magaganda salita na nauuso ngayon. Kasi yun napipid sa kanila. Ayun yung napapanood, ayun yung nakikita, ayun natitinig. Di ba? Ano pa? Mga sexual immorality na nakikita sa mga napapanood sa video. Di ba? Kung sa tingin natin hindi ito makakaharm sa ating espiritu, eh, mag-isip-isip na tayo kung ano yung pinipid natin sa ating mga mata, naririnig natin, parang nag-e-echo yan eh. Ang mata natin, kahit sabihin mo isang beso lang makita, kahit patayin mo yung ano, ilaw o ano, pumikit ka, nakikita mo pa rin yan, nagpa-plus din yan. Ibig sabihin, na-absorb pa rin. Ganon din ang tenga natin. Muugong yan. At naririnig natin. Kaya maging maingat po tayo. Pangatlo, gawin mo din po natin magkaroon tayo ng isang spiritual exercise. Bakit nga ba kailangan mag-exercise? Ginagawa ito sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, sabi, train yourself toward godliness or keeping yourself spiritually fit. Yung pagiging fit daw sa ano, sa spirituality, eh sinasanay ko yan. Ibig sabihin, kailangan mo mamuhay dito. Kumbaga sa muscle, wino-workout siya. Ibig sabihin, unti-unti, hanggang sa lumaki yung muscle niya, hanggang sa maging mature. It takes time. Hindi lang ito kayang i-build na isang araw. Kung hindi, gradually, kahit na mabagal, pero nangyayari ito, punti-unti. Ine-exercise, di ba? Yung pagiging godliness natin sa buhay natin, ay talagang ine-exercise yan. Kailangan mo na isang matinding persistence at dedication para diyan, 'di ba? Na ito ay pipilitin mong gawin sa buhay natin hanggang sa mag-muscle, hanggang sa maging alam niyo pagiging isang katawan natin. Kapag ginusto mo siya, naging part na ng buhay mo, naging muscle na 'yan at nandiyan na 'yan, nakikita na 'yan sa iyo. Nakikita na sa pagkatao mo 'yan. Nakakabit na, 'di ba? Ine-exercise. Nagiging stronger ang maganda nito. Kapag ikaw ay nagiging malakas spiritually, mas madali kang maniwala sa salita ng Panginoon o sumunod sa salita ng Diyos. Isipin niyo maigi, kahit ilang beses kang makarinig ng salita ng Diyos sa mensahe ng Panginoon, bakit parang ang hirap paniwalaan? Bakit ang hirap, parang hirap sundin? Bakit? Kasi hindi mo siya na-exercise. Hindi mo siya na-i-apply sa buhay mo. Kaya pagdating nung pag narinig mo, parang maganda siya, parang okay siya, pero hindi mo siya na-i-apply. Diba? Kailangan talagang i-exercise siya. Hanggang sa maging muscle siya at hanggang sa maging
parts na siya ng buhay mo. Maging ano ka na, maging yun na yun. Maging ikaw na yun. At merong limang bagay dito para ma-develop daw natin yung ating spirito. 5 things to develop your strong spirit. Number 1, dapat merong ang desire. Desire. Before the change happen, you have to desire first. Sabihin, kung gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, kailangan mag-desire ka muna. Desire mo. Sabihin mo sa sarili mo, gusto ko nito, I want this na magkaroon ng pagbabago sa buhay ko. Diba? Kahit na nahihirapan ka, pero dinidesire mo. Ibig sabihin, para mangyari ang isang bagay sa buhay mo, i-desire mo. Diba? Pangalawa, magkaroon ka ng desisyon. Dapat itong gagawin ko. Means, I will. I will do this. Gagawin ko to. Itong gagawin ko. Nag-desisyon na ako. Aalisin ko na itong mga bisyo. Ito na gagawin ko. Araw-araw na akong mananalangin. Araw-araw na akong magbabasa. Diba? Kumbaga, nag-ano ka na. Nag-decide ka na. Araw-araw na akong magbabasa ang salita ng Panginoon. Aalisin ko na yung ano, yung mga bagay na hindi nagpapalakas sa akin sa espiritu. Babawasan, hindi sa babawasan, kundi tuluyan mo nang iiwanan. Nag-decide ka na para ma-develop yung strong spirit sa buhay mo. Decision. Di ba? Isang pagbabago. Kailangan ko ng ano, kahit na parang tinatamad kang gumising sa umaga sa pag-prayer, kahit na sa pagdating mo sa trabaho na pagod ka, na kailangan mong mag-exercise yung pagbabasa. Nag-decide ako na magbasa araw-araw. Gagawin mo. Diba? Kasi nag-decide ka eh. Sinabi mo na eh. Pangatlo is yung discipline. Kapag nalampasan mo na itong pwede sinasabi mo pag-decision mo, pag pumasok ka na sa discipline, ibig sabihin, mag-grow ka na. Kasi kahit na sabihin mong hirap na hirap ka na, o nahihirapan ka isang bagay tungkol sa pagbabago ng iyong espiritu, halimbawa, nandito ka na, nag-decide na ako eh. Diba? Nakapagsimula na ako eh. Kaya tingnan niyo yung mga atleta, hindi talaga sila bumibitaw, hindi sila nag-commit. Disiplinado sila, yung oras, ginagampanan nila. Pag sinabi nilang alas 7, nandun sila alas 6. May disiplina. At yung disiplina ngayon, nagbubunga din sa buhay nila. Nagiging strong sila, nagiging physically fit sila, nagiging nakukuha nila yung gusto nilang mangyari sa kanilang sarili, di ba? Disiplina. Yung pagising sa umaga, disiplina yan eh. Ang natutunan ko dyan, kung gusto mo gumising ng maaga, kailangan matulog ka ng maaga. Sabihin, yan na mo yung sarili mo. Diba? Huwag mo yung asa doon sa alarm clock. Kaya ko, talaga din ako lahat eh. Pero literal, hindi na nagiging yung katawan ko, nagiging body clock na naunahan ko pa yung alarm clock. Maraming bagay na pag in-apply mo sa buhay mo, naglagay ka ng disiplina, eh, makakatulong sa paglago mo. Halimbawa, ako sa pagkain, nakawala na ako ng disiplina sa pagkain, napakasarap kumain, di ba? Pero ang nagiging problema, lumalakas yung kain ko, ang problema, umihir na naman ang espiritu ko. Bakit? Alam niyo ba, ang isa sa problema natin, kapag tayo ay napapalakas ng kain, humihina ang ating spirito dahil hirapan tayong manalangin, dahil sobrang ano ng katawan natin, ang gusto ng katawan natin is magpahinga, matulog, midlip. Kaya mas naaagaw, di ba? Kaya pag disiplina ka sa pagkain, nararamdaman ko, kaya paminsan mas masarap pag manalangin sa Panginoon yung hindi pa kumakain eh. Kasi ano pa yung isip mo, di ba?
malinaw pa yung isip ko. Dahil pag yung nabusog ka na, ang gusto na ng katawan mo yung magpahinga, mag-relax, di ba? Discipline. Maraming ano, ito yung disiplina, isa sa nakakatulong para ma-develop yung strong spirit sa buhay natin, di ba? Si Jesus Christ, sabi sa Luke chapter 2 verse 40, nung bata pa siya, hindi naman talaga agad siya, ano eh, naging strong ang kanyang spirit eh. Sabihin, na-develop yung kanyang spirit habang siya lumalaki. Sabi sa Luke chapter 2 verse 14 na Jesus grew in spirit. Sabihin, lumaki siya kasi, wala pa pasin niyo, nagpupunta siya doon sa ano, sa templo, nandun siya, di ba? Lumaki siya na may pagkakilala sa Ama. Inanda siya ng Panginoon. Diba? At naging nagasa kanyang paglaki, naging gross sa spirit. Alam niyo, isa sa nagpalago sa kanya, sa langit ang ginawa ng Panginoon, is yung kanyang prayer and fasting. Diba? Bago siya pumunta sa mga kamiyang sa mga ministry, diba? Bago siya pumunta, talagang meron siyang prayer and fasting, diba? Yung discipline talaga. Yung discipline. Kaya malago yung kanyang espiritu. And then number 4, delight. Sabihin pag sinabing delight, yung mga bagay na ginagawa natin noon, kasi anong nangyayari? Along the journey ng discipline natin, hindi mo naman nagugusto magbasa ng Bible, parang nakakasama, di ba? Pero pag nandun ka na sa na-disiplina ka na, kung nagtutuloy-tuloy ka na, magiging delight ka na, napapamahal ka na doon sa isang ginagawa. Nagkakaroon ka na ng pagmamahal doon sa isang ginagawa mo isang bagay. At masaya ka na doon gawin, di ba? Delight na sa'yo, di ba? Gusto mo lang manalangin. Dati ayaw mo manalangin. Pero dahil na-disiplina ka, okay ka na ngayon, nakakapanalangin ka na. Di ba? Na-develop mo na yung strong spirit mo. Pero dati hindi eh. Yung prayer mo, hindi ka makapag-pray, di ba? Ang hirap mag-pray. Di ba? Si Jesus Christ, yan ang tinuro niya sa kanyang mga disciple, yung manalangin. Pero, binaan nila sa tulog. Di ba? Kaya nga, yung pag-develop talaga, hindi siya basta-basta eh. Kailangan mag-disiplina ka hanggang sa magiging delight na sa'yo ito, nailagak mo na yung sarili mo, talagang nai-enjoy mo na, mas masaya ka na, mahal mo na yung ginagawa mo, nai-enjoy mo na siya, di ba? Yung pagbabasa, ang sarap na magkaroon ng salita ng Panginoon, maraming revelation na itinuturo sa iyo, marami ka, mas parang nakikita mo pa yung kapahayagan ng pagtuturo sa iyo ng Panginoon. Pag may dumarating sa iyong problema, may revelation ka agad sa iyo si God kasi may nabasa ka salita ng Panginoon. Lalo ka pa napapamahal sa pagbabasa. Diba? Mas ano na sa'yo, mas nai-enjoy mo na. Diba? Dahil na disiplina ka na sa mga ba. Para palakasin ang iyong espiritu. Diba? Ang salita ng Diyos ang lagi nagpapalala sa atin at nagkoconnect saan natin sa espiritu natin. Diba? And number 5, yung default. Diba? Sinabing default yung ano, yun na ikaw. Ibig ko sabihin na buhay mo na, ikaw na yun. Ikaw na yung nangyayari. Ibig sabihin na nalangin ka na, nagbabasa ka na, normal na sa'yo, lumalakad ka na sa kalooban ng Panginoon. Yung godliness, nakikita na sa buhay mo, yung holiness, di ba? Nag-develop na yung strong spirit, di ba? Nagiging ano na tayo. Ayun na, nakikita na yung buhay ng ano. Yung buhay ng isang Kristiyano sa buhay mo, di ba? Hindi ka na parang ano, parang nagde-decide pa o nagde-decision kung ba. Ayun na eh. Lifestyle mo na. Like, kumbaga sa mga sila talagang ano na talaga. Strong na yung muscle, yun na talaga siya, matibay na siya. At patuloy itong
nangyayari sa buhay natin kapag yung ginawa natin to, yung mag-desire tayo, pangalawa, magkaroon tayo ng decisions, magkaroon tayo ng decision, nagagawin ko na to, disiplina natin sarili natin, i-delight natin, and then default, at magiging tayo na nga yung salita ng Panginoon. Makikita na sa buhay natin. Ang pang-apat po ay, yan sabi dito, ang isa sa pinaka mahalaga natutunan po dito, na sa kabila nung paggugustuhin natin ng pagpapamuscle sa ating spiritual o sa spirito natin, eh kailangan din natin ng take a spiritual rest. Verse Matthew chapter 11 verse 28, come to me all ye who labor and have heavy laden and overburdened, and I will cause you to rest. Itong, ang buhay natin, may mga trials tayo, may mga na-encounter tayo, mga problema sa buhay natin, di ba? Maraming mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Ang isa pala sa pinakamaganda lagi na nangyayari sa buhay natin is yung magkaroon tayo ng kapahingahan sa Diyos. Amen. Kung saan tayo ay nandoon na experience natin yung presence ni God sa buhay natin. Anumang bigat o anumang kahirapan na dinadanas natin sa buhay natin, mga pagsubok, once na nagkaroon tayo ng kapahingahan sa presence ni God, ay napakasarap. Nagiging mapayapa yung isip natin na nagkakaroon ng pagdududa, nagkakaroon ng takot dahil sa mga karamdaman, nagkakaroon, lalo na ngayon, di ba, tumataas ang rate ng mga sickness ngayon, di ba? At sabi nga doon sa 1 Peter, di ba, dapat daw sabi doon, iyan natin yung ating worry sa Panginoon, sapagkat siya yung humahawak nito. Once na tayo ay nagwo-worry, yan ay isa'y kasalanan na. At ang dapat matutunan natin, ibigay natin sa Panginoon ang worry natin. At siya na yung bahalang, sabi nga doon, kukup-kup ng ating mga problema. At yung kapayapaan, ay na nagagaling sa Kanya, ibigay niya sa atin. Isa sa pinakamasarap na sitwasyon sa buhay natin, na yung na tayo ay nakaupo sa isang solo na naghihintay sa Panginoon. Sabi nga doon sa Isaiah 40 verse 31, finally, wait on the Lord. Those who wait on the Lord won't get tired, and they will renew their strength. Isaiah chapter 40 verse 31. Yung mga naghihintay sa Panginoon na hindi mapapagod, kundi magre-renew ng kanyang strength. Pagkat kapag yung nakasama natin ang Panginoon sa kanyang presensya, anumang pressure sa trabaho, anumang na-encounter mong problema, di ba? Anumang bigat yan, kapag yung presence ni God ay na-experience mo in your prayer, in your devotion, after noon, mapayapa na ang isip mo. Nakakapag-isip ka lang sa mga susunod na hakbang mo. Bakit? Yung pangako ng Panginoon na hindi kanya pababayaan, di ba? Tutulungan kanya sa kanya sa iyong mga problema. Isang yung kapayapaan lang, napakalaking bagay na sa buhay natin kapag tayo ay nakakaranas ng mga bigat. Yung presensya ng Panginoon, yung siya nag-guide sa atin, di ba? Para maging tama yung lating lalakanan. At habang nandun tayo sa presence again, maraming nababago yung buhay natin, yung pamamaraan natin, yung mga kagustuhan natin. Paminsan nasasaktan tayo kasi mas pinipilit natin yung mga gusto natin. Pero kapag yung nandun tayo sa presence niya, tinuturo sa atin na hindi pala tama ito. Yan. Kaya makakapag-adjust na tayo. And then, sabi nga, after nung yung nandun ka sa presence niya, ang iyong spirit ay mag-grow. Every time na experience mo yung kapahingahan, yung presence ni God, mag-grow ka ng mag-grow, magle-level up ka ng magle-level up.
at patuloy mo yung hahanapin sa buhay mo. In conclusion, knowing about the human spirit is a foundational of our Christian life. Once we realize that the Lord Jesus lives in our spirit, we need to apply the realization by using our spirit to contact Him all the time. We can practice doing this first thing each morning, then continually throughout the day, we can contact Him by simply calling His name. Simple lang po. Mag-aaralin natin na ang Panginoon, ilagay lang natin sa mindset natin, hindi siya malayo, hindi siya mahirap hanapin. Ilagay lang natin sa isip na nandito siya, ilagay lang natin sa isip natin na nandito siya sa ating tabi. Alalahanin natin yung pangako niya na hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Diba? Hindi talaga mahirap hanapin ang Panginoon. Nandiyan lang siya. Maghintay lang tayo. Patuloy natin saliksikin salita ng Panginoon. Unawain siya at palakasin ang ating espiritu. Ang Panginoon ay laging nandyan para tulungan tayo. I-train lang natin yung sarili natin. I-exercise lang natin. Unang-una, kailangan natin evaluate ang ating spiritual condition. Pangalawa, yung ating spiritual diet. Alam natin dapat yung tinitake natin. Alam natin dapat yung pinipid natin sa sarili, sa espiritu natin, sa katawan natin, para manourish. And then, dapat ine-exercise natin lahat. Ine-exercise natin. Meron tayong desire, meron tayong decision, meron tayong discipline, meron tayong delight sa buhay natin. Then, default natin. Na-miss mo yung ating sarili. And then, pinakahuli yung spiritual rest sa buhay natin. Yung nandun tayo, nananahan sa presensya ng Panginoon. Na siya nagbibigay ng kapayapaan at kalakasan sa ating buhay. Kaya tayo nagiging strong. Nagiging matatag tayo sa lahat ng mga hinaharap nating problema sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, sa umagang itinanayan. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na mangusap, Panginoon, sa lahat ng mga nakarinig ng mga salita mo. Pagpalain mo po, O Diyos, maging kalakasan ito ng bawat isa. At patuloy namin evaluate, Panginoon, ang aming mga sarili. Patuloy namin, Panginoon, Lord God, i-exercise, Panginoon, Lord God, yung mga salita mo, Panginoon, na aming natutunan, Panginoon. Hanggang sa maging muscle ito, hanggang sa kami lumago, Panginoon, Lord God. Maging matatag, Panginoon, ang aming pananampalataya. Maging matibay kami, Panginoon, Lord God. At hayaan mo laging ma-experience namin, Panginoon, Lord God, ang iyong presensya na siyang patuloy na magbabago sa amin, magpapalakas sa amin. Na patuloy, Panginoon, Lord God, na siyang magtuturo sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming landas, Panginoon, na kalakalan. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, na iyong iglesia. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon, na nanonood. Sila, Panginoon, Lord God, na patuloy, Panginoon, Lord God, dumadanas, Panginoon, Lord God, ng magang problema. Patatagin mo, Panginoon, Lord God, sa pamamagitan, Panginoon, ng kanilang pagsunod, Panginoon, patuloy na pagpapalalim ng kanilang desire, Panginoon, Lord God, na paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God. At patuloy din namin inadalangin sa iyo, Panginoon, ang pagkilos mo, Panginoon, Lord God, sa buhay, Panginoon, ng aming pastor, Panginoon. And I pray, Panginoon, na kanyang immediate recovery, Panginoon, Lord God. I pray, Panginoon, ng pagkilos ng iyong kapangyarihan, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, Lord God. Extend mo ang iyong kamay, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. And I declare healing, Panginoon, Lord God, sa kanyang buhay, Panginoon. Takpan mo lang iyong kapangyarihan, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, Lord God, na sinabi ng iyong salita, Panginoon, na
sa pamagitan ng iyong mga latay, Panginoon, Lord, at anumang karamdaman na ay yung pinagaling, Panginoon. At kiniklaim ko ito sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa kanyang buhok, sa buhay ni Pastor, Panginoon. God, maraming salamat sa kagalingan, maraming salamat sa iyong kapangyarihan, sa iyong katapatan at kabutihan na patuloy mo, Panginoon, ipinapakita sa kanyang buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang aming Diyos na manggagamot, Panginoon. Purihin ang ngalan mo, Panginoon, Lord God. Ito po nga aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.